Yun, magandang araw mga So yun, magandang araw mga kaaksi. So ngayon, magre-review tayo ng laro natin. Alamin natin kung ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat gawin kapag gamit mo yung BBP, Bird, Beast, and Plant. First, papakita ko muna sa inyo yung mga skill na meron ako. Yan, ito yung sa bird ko. May backdoor, tapos may disabled horn. Ito naman sa plant, may pang-steal tayo ng energy at may pang-gain din. At meron din tayong pang-stun. Sa beast, ito yung typical na beast. Pag nag-critical, meron magkakaroon ka ng energy, may zero energy, yung na-absorb. And then yung critical is yung runin. Pag na-combine yan sa dalawang card, sure na magi-critical. Kahit anong dalawang card yan, kahit dalawang zero, kahit dalawang luna absorb is magi-critical yan. So ayun yung build ko dito, BBP. So since tapos na natin yung quests, magi-review tayo ngayon. Ang MMR ko pala ay 1449. So, mataas na yan para sa akin kasi nakaraan, umabot ako ng 1,000 lang. Yung bago pa lang ako. Yan pala guys, mag-1 month pa lang ako naglalaro. So, yun. Review tayo ng game at alamin natin kung ano nga ba yung mga mali at tamang decision na ginawa natin. So, first tip, tignan nyo yung build ng kalaban. So, ito, meron siyang pang-steal, may reflect melee damage back at attacker. Aqua niya is typical na aqua. And pinakauli niya yung plant. Hindi ko maintindihan ba't nasa likod yung plant niya. Siguro madami yung damage. So nakikita natin na hindi kayang i-burst yung tank natin. Kayang i-burst pero di agad mamamatay. So tignan nyo kung anong ginawa ko dyan. Ginawa ko dyan muna is inispot ko yung mga skills ng kalaban. Para alam ko kung titira ba ako sa first round o hindi. Diba nagpas kami dalawa kasi wala siyang pang-burst eh. Kung titira niya lahat yung 3 energy, hindi mamamatay yung tank ko. So, sayang lang yung 3 energy. Kaya nagpas lang kami. Ganun din yung ginawa ko. Inipon ko yung card muna bago ako mag-burst. Sure kill ko muna. Kasi kapag hindi sure kill, sayang ang energy. Yan. Ginawa ko dyan is defensive lang. Stun ang aqua niya. Dahil yun sa sticky go. Dito, sticky go. Pag nabasag yung barrier or shield, may stun yung umatake sa'yo. Okay? So, ito. Diba? Di napatay. Di tayo nagyan ng energy dyan kasi hindi naman plant card yung sticky go. Yun. Reflect to true damage. Yan. Tignan nyo kung anong ginawa ko dyan. Next. Since nagano siya, nagtumira siya kanina, alam kong dito tira tong yung aqua niya kasi may stun. Sayang isang energy. Kasi pag tumira yan, miss yung una, diba? So sayang yun. Ngayon, tignan nyo kung ano ginawa ko dyan. Yun! Tumira ako. Kasi alam ko, titira siya ng marami. Kailangan, sabayan pagbigkas din yan. Sabayang pagbigkas, sabi nga ng streamer sa FB. Kailangan, di ka magpapauna, diba? Kung alam mong mamamatay ng Axie mo, kailangan makabawi ka. Kasi pag 2v3, tapos alam mong Axie mong medyo mid-range lang yung damage, medyo mababa yung chance natin. Kaya kailangan, sabayang pagbigkas. Yun. Binasag ko na yung shield. Ayun yung miss, sinasabi ko sa inyo. Sayang ang isang energy niya. Oops. Nag-backdoor. Buti na lang, na-break na natin yung shield nito. Kaya may tendency na mamatay ito. Okay? Tignan nyo kung paano ako mananalo pa dyan. Yun, ginawa na natin siya ng energy. Zero na nga energy niya at dinestroy pa natin. Yan, tignan nyo kung gagawin ko. Yun, defensive lang. Kasi alam ko tumira siya ng marami. Hindi siya titira ng next round. Yan, may tatlo siyang energy. Defensive lang ulit. Ay, hindi pala yung defensive. Nag-critical pala ako. Since alam kong dito mamamatay. Yung sira energy siya, diba? Wala tayo na steal, diba? So ngayon, defensive lang ulit. Diba? Meron siyang dalawang energy. Pero kukuhain natin yung dalawang yun. Kukuhain natin yung dalawang. Yung isa didestroy, yung isa kukuhain na natin. Ayan. Dahil alam kong wala siyang energy at may pang-steal yung card ko, nilalapag ko na para dito makatira. Kasi pag ito nakatira, pwede siyang mag-prioritize for this target. I mean, pwedeng i-prioritize ng plant yung
Bistya, hanggat maaari, inuubos yung energy niya. Tignan niyo kung tutira ulit siya. Yun, tumira siya ulit. Tignan niyo kung mamamatay yung... Mali siya dyan, dapat nag-ipon na lang siya eh. Ay, hindi rin siya makapag-ipon kasi nag-anticipate siya kung i-stealin ko ba or hindi. Yan, so zero energy siya, di ba? Ngayon, tumira na naman siya. Ayan ang pagkakamali niya. Stun. Dapat kung nag-ipon na lang siya, ipag-asa pang mamatay yung beast ko. Di ba? Sayang. Yun, nag-critical. Wala siyang energy. At tayo, meron tayong apat na energy, blood and cursed. Lapag na. Oops. Uy! Uy, mananalo kaya o hindi? Mananalo o hindi? Tinignan natin. Uy, nag-critical. Oops. Panalo. So, yung makikita nyo dun, yung ginawa nating strategy, is di natin hinaya na magka-energy ng kalaban. Ang mali naman ng kalaban is tira siya ng tira nang wala siyang energy. Pero kasi nag-anticipate din siya kung i-stealin natin or de-destroy eh. Kaya binabagsak niya lahat eh. Diba? So, mahalaga talaga sa game yung strategy. So, yun yung ginawa nating strategy dito sa game na to. Kung bakit tayo nanalo. So, next game. So, ang kanyang build ay first step. First, alamin niyo muna yung build. Or yung mga aksi ng kalaban ninyo. Ito, may steal siya ng energy. Ito, hindi niya tayo mapapatay agad, una-una. Ito, hindi rin tayo mapapatay nito. So, tignan niyo kung ano ginawa ko dyan. Hop, nagpas ako. Diba? Since alam kong hindi niya naman mapapatay agad yung plant ko eh. Diba? Sasayang lang energy niya eh. So, pass muna. Ganun lagi mag-isip. Yan, anong next gagawin ko? Wow! Tumira siya ng marami. Diba? Alam niya kung bakit. Kasi akala niya, titira tayo ng marami. Kasi nagpas tayo first round eh. So, nakapag-ipon tayo, anticipate niya na titira tayo ng marami. Eh, hindi tayo tumira. Tingnan natin kung ilang energy na next. Ayun, dami oh. Hindi na mamamatay dyan yung plant natin. Yun, nagkaroon siya ng dalawa. Tingnan natin kung ilan talaga. Kuha na natin yung isa. Balik mo yun sa akin. Meron siyang isa, tatlo, next round. So, titignan natin kung anong gagawin ko dito. Yan. I think patay na yung ano ko dito. Ay, buhay pa. So, sayang yung tatlo yung card, di ba? So, tayo, di naman tayo nakakuha ng card. Nag-critical pa. Thank you. Yan. Ano next natin ang gagawin dyan? Since alam na natin mamamatay itong plant natin. Sabay ang pagbigkas na, syempre. Ayan ang mali niyang ginawa. Nilapag niyang runin. Diba? Sayang tuloy. Sabay ang pagbigkas. Critical pa. So, sa round na yun, is nakakuha tayo ng apat na energy. Yung nag-critical tayo sa runin, dalawa yung nilapag natin nitong ivory stab. Itong ivory stab, pag nag-critical ka, plus 1 energy. Eh, dalawa nilapag natin. Plus 2 kada critical. Nakadalawang critical tayo, 2 times 2, 4 energy. Diba? So, hindi pa namatay yung plant natin. Ngayon, yan. Pinatay na natin yung beast niya. Kasi alam ko, pag 3 cards ng bird, patay na yung beast. Patay na talaga yan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Nagbagtong ano natin, no? Beast. Dapat sa likod yan. Pero anyways, basta na sa likod yan. Yun, namatay. Pero, istan siya. Istan. Tignan niyo kung anong ginawa ko dyan. Nag-pass. Kasi alam ko, masasayang isang energy niya. At hindi niya ito mapapatay agad. Tignan niyo yung damage. Kunyari, labawas natin itong ano na to. Work. Diba? Hindi sapat. Diba? So, nag-pass tayo. Dami ang, tignan niyo, imagine ang dami ang armor. Tapos sayang lang energy natin, hindi natin papatay. Oops. Sayang ang kanyang energy. Tatlo siya next round. Wow, sabayang pagbigkas. Diba? Siyempre, babawasan na natin yan para unti lang yung problema. At may critical pa tayo dun. Boom! Kahit ibalik mo yan ng 10 beses.
So yun. 'Di ba? Doon siya nagkamali sa nilapag niyang Ronin. Yung turn niya naman, wala siyang pang-critical. Kaya sayang yung energy niya sa plant ko. Hindi niya agad napatay. So yun guys, lagi niyo lang anticipate yung move ng kalaban. Kung alam niyong nag-ipon, may possibility na tumira next round. Kung ikaw naman, kung alam mong mag-high shield yung kalaban mo next round, kailangan anticipate mo rin. Siyempre, hindi mo nakikita yung move ng kalaban. Kaya kailangan presence of mind para manalo ka sa Axie game. Diba? So don't forget to like and subscribe para marami pa tayong ma-review yung laro. Nga pala, kakasimula ako lang kasi kaya ang level natin sa Adventure ay level 16. So yun, hanggang sa susunod na review ng ating game. Don't forget to like and subscribe. Peace!